And welcome back to my channel, guys. I'm here again. So today I don't have any activities. So I'm always making and cooking like this data food. So now I'm thinking what I'm going to do. What is my activities? So boring kasi kapag naka-quarantine ka in 15 days, di ko alam araw-araw kung anong gagawin ko. So now, Ate Pia, my roommate, she will make sinigang na shrimp. So ayan na naman ako kasi hindi ako nagluluto. Ang gagawin ko, magbablog lang ako. Isasama ko yung luto nila. Ganun ako. So ngayon papakita ko sa inyo yung mga ingredients niya. Ayan, yung mga ingredients niya po ay kangkong. Ayan, kala nyo sa Pinas lang may kangkong, Dubai meron din. Ayan, fresh kangkong pa po. Yan. Ayan. O, diba? Ang charap kasi may kangkong. And then, radish and chili. See? This is for sinigang. Talagang sinigang talaga to kasi may radish. And the next is eggplant and okra, means lady finger. Here in Dubai, they call that lady finger. Yun, kaya alam diba? And also the onions and tomato, of course. So ayun yung mga ingredients ni Ate Pia sa kanyang sinigang na shrimp. So ito yung shrimp niya. Yan, kahit papano, malalaki naman dito yung mga shrimp. Mahal, ganito siya, mahal. So, ano pa kayo sa Pinas, no? Mahal din to. And also, while she is boiling the water, I will show you our snacks. Our? Not our. Kasi kumain na ako. So, kumain na ako. Ihingi lang ako. Pasta again. Ayan, from Kuya Neil. Ayan, pasta. Because he makes pasta. Si Kuya Neil pala, from Iloilo. Ayan, from Iloilo, Santa Barbara. Ayan. So, nagkita-kita yung mga ilonggot, ilongga dito. Ayan, si Ninya, meron din akong karoommate. Co-workmate si Ninya. So, si Ninya yung lagi ko dating kasama pag tuwing mag-break. Si Ninya naman kasi taga Haniway, Iloilo. Ayun. So, kami nandito mga taga Iloilo. Otherwise, yung iba-ibang ano. Si Ate Pia, taga Masbate po ito. Ayan. Mga taga Masbate dyan. Now, I'm here in the balconies. So, before 3 o'clock to 4 o'clock, so more people here down in the accommodation, they are taking for their iftar food. So more people here coming and also taking for that food. So now see the people there in down. So they are waiting for the ration. Ration. Ayan. So, mainit pa rin dito. Ano na siya? Actually, 5:30 p.m. So, before 5:30 p.m, masyado na siyang madilim. But now, see? Mataas pa yung araw. So, kahit alas 6, maliwanag pa rin. Okay na dito, nakakalaya na yung mga taong dating kulong. So, but I think maybe after Ramadan, so again, total lockdown again because of the cases, new cases. So, ayan, habang hindi pa siya lockdown, habang naka-Ramadan pa, habang malaya pa ang lahat, ayan, malaya kaming gumala rin. Kaso nga lang, ang problema naman, pera. Kasi, yung iba walang pera. So, katulad sa amin, 15 days lang kami. 15 days na may trabaho, 15 days na wala. So, 15 days without pay yun.
So 15 days sa 1 month, so 15 days lang mo yung may bayad sa amin. Otherwise, wala na siyang bayad. So ganun. So wala akong ginagawa, kaya ayan. Pinagawa sa akin, naglagay ng carpet. Mickey Mouse. Because we don't have Hello Kitty, so we put Mickey Mouse. So ayun na. Yan ang ginawa ko sa pagkagising ko kanina. I want to try this one also, but I'm scared because my body is thin. My body is small, so I'm scared to do it. This afternoon, I already searched in the YouTube how to what you call this, how to perform. So hindi ko siya kaya. Parang feeling ko tinatapon niya ako. Kasi ang liit-liit ko, maliit ang katawan ko, so kaya ganun. Hindi ko na babalakin yung dapat ko pang balakin, at hindi ko na kailangan ng ganyan kasi masyado na akong maliit. Ganun. Kasi binabala kong magpataba, hindi na ako natataba. So babalakin ko na lang magpapayat, baka sakali. Now, we are boiling the shrimp together with the talong or eggplant. Excuse. And after that, the radish and then okra or the lady finger. Because here, they call it lady finger. So in Philippines, okra. But some of stores here, or supermarket, they called also okra. But some of the stores, supermarket, same or ano, what you call this branch, they called it lady finger. So now, while waiting for boiling the water that shrimp and eggplant, Ate Pia washing the kangkong. So maganda ngayon kung saan pa nag-quarantine, doon pa mas fresh yung kangkong at saka yung mga gulay dito. Fresh na fresh. Pero before, ewan ko pa kung ano na nangyari. Parang dinagana ng tao na hindi siya fresh. So ngayon, fresh na fresh siya. Now, she gonna put radish. Ayan. Mix. Nilagay niya na yung radish. So, ganyan ako lagi. Taga video. Next is okra or lady finger. Ayan. And the last is the kangkong. Last na yun kasi ano lang naman siya, leaves. So, madali lang siyang maluto. Ayan. Nalagay na po namin yung kangkong. So, naitimpla na din siya. Kasi ako ang nagtimpla. Ako ang tumikim. Kasi sa Ate Pia, fasting pa siya. So, 7 p.m. pa siya pwedeng kumain. So, that time is 6 o'clock. So, may 1 hour pa siya. So, ayan na. Mix it. Yummy. Kasi medyo maanghang. Wala pang ano yun. Wala pang sili. Hindi pa siya nakalagay ng sili. Ang nilagay niya lang ay yung mamasitas. Ano nga yun? Mamasitas sinigang. Yun. So, masarap siya. Masarap pa rin sinigang na mamasitas. Medyo maanghang. Susunod yun na yung gagawin ko. Mamasitas na sinigang. Kasi ginagamit namin is nor sinigang. Maasim siya. Sobrang asim. So, ako kasi mahilig ako sa maasim. Pero, pag ako na dinisme, na tuwad na. So, next, pag ako naman ang mag-ano ng sinigang, ayun, mamasita sinigang ang gagamitin ko. Para libre na sa sili. Hindi ako bibili ng sili. Ang mahal ng sili ngayon. Ayun, sa vlog ko, wala akong naisipang gawin. So, naghalongkat ako ng mga pictures ko before. Nung ako ay nag-aral pa sa college.
So, ang gagawin ko, maggagawa ko ng wallpaper ko. Parang ano siya, album, photo album, ano ba yun? So, nag-fade na siya, bit-bit ko pa rin siya, kahit dito sa Dubai, nabit-bit ko pa siya. This picture, during my 20th birthday. 20 ako nito. So, 20 years old. 2014, 20-year-old ako neto. Ka-birthday ko, hindi kasi, ka-birth month ko siya. So, ako kasi is February 6, tapos siya naman is February 9. So, pinag-isa namin yung handaan. So, ayan, mga remembrance ko. Ayan, may pa-pictorial pa kung oo. Habang nag-aantay kami ng guest niyan, ng mga visitors. So, ito naman, nung nasa mission ako, nasa Unification Church. So, missionary. So, ayan mga ginawa namin nung may mga activities kami. So, naging usherit ako doon. Ayan. Ayan, usherit ako niyan. So, ito sa Manila Hotel. Ito, Manila Hotel. So, wala pang kaayos-ayos niyan, biglaan yung pagpapunta sa amin niyan sa Manila Hotel. So, supposed to be, hindi dapat ako kasali dito. Pero, kasi ayoko. So, pinapasama ako niyan, tsaka parang famous kasi ang Manila Hotel. So, sabi nila, punta ka doon, magandang hotel yan, ang mga ano doon. So, maganda daw doon. Pumunta din ako. So, nakapunta ako doon. Tapos ito, nagpunta kami sa Busay Resort. Sa Antipolo yata to, hindi ko sure. Kasi, ewan ko, sumama lang ako dyan. Hindi ko alam kung saan to. Sumama lang ako. So, yan yung mga ano ko. At ito, yung graduation day ko. So, pictorial. Charot. See? So, how many years this one? Maybe 4 years. 5 years. 5 years already. 6 years. 6 years pala. Kasi 2014 ako nag-graduate eh. So, 2014. So, now is 2020. So, 6 years. Oh, graduate na ako ng 6 years. Grabe, amazing talaga. 6 years na pala akong graduate. So, ito na yung pictures ko. So, marami akong pictures sa bahay. So, naiwan, ito lang yung bit-bit ko. At saka yung wallet size ko na picture, ayan. Diba parang teacher? Oh, parang teacher ako, malabo lang yung camera. Ano ba yan? Ayan. Basta yan yan, para siyang, para akong teacher dyan. Dami niya sabi parang teacher daw yung pang OJT uniform namin. So, sobrang payat ko, diba? Hanggang ngayon, walang pinagbago. So, sa lahat ng mga friends namin, sa lahat ng friends ko, sa kaklase ko, mabilis silang tumaba. So, ako kasi, ewan ko, kahit anong kain ko, hindi ako nataba. So, kaya dito, kahit sa bahay, kain ako ng kain, hindi pa rin ako nataba. Ewan ko kung ano nangyari sa katawan ko. Siguro ganito na talaga siya. Wala nang pag-asa, ang tataba. And dahil sa kaka-boring ng buhay ko, charot, ang boring ko dito sa bahay, naghalungkat ako hanggang sa nakita ko tong plane ticket ko. Hanggang ngayon, masakit pa rin ang kalooban ko dahil sa COVID-19, hindi natuloy yung aking flight going to Philippines. Supposed to be magbabakasyon ako for 30 days. So, dahil wala nga, dahil nga doon, hindi na natuloy. So, ayan. So, flight ko supposed to be is April 29. So, Wednesday yon na araw. So, darating ko dapat sa Manila is May 30. So, yun, return ko dito sa, ano is June 8. Dapat ganun. Kaso wala. And dahil sa COVID, hindi natuloy ang aking vacation. So, wala. Lahat ng mga plano namin, wala na. At dahil malapit na mag-winter season, I buy this blazer. Bumili ako ng blazer kasi sobrang lamig dito kapag nag-winter season na. So, ayun. Bumili ako. Pag mag-duty kami, ito, sinusuot namin to. Kasi black lang yung pwede. Yan. O, diba?
ito yung sinusuot namin. Ganun lang siya. Tcharan! Naghahanap ako ng small, pero walang small. So, okay na din naman kasi, ano to, medium size. So, okay din naman pala yung medium size. Kumasya din naman pala sa akin. So, parang small size lang siya. Sumakto sa katawan ko. Ayun. And then, dahil nga din na winter season, bumili din ako ng comforter. So, itong comforter na to, lagi ko nakakalimutan labhan. So, kaya tambay muna siya. Bukas, plano kong labhan. Together with my blazer. And also this one, I buy it. This one, because sometimes if I'm gonna put some moisturizing in my face, so I need to put like this. Para yung mga baby hair ko, hindi siya pupunta sa mukha ko. So, pag maghilamos ako, ayan, ganyan siya. Kapag maghilamos ako, ayan, magagamit ko din siya pang, ano, para, diba, maghilamos ka, ganun. So, hindi siya hindi mababasa yung buhok mo, ganun siya. Or else, hindi kasama, hindi mo maano yung buhok. Ayan, pag nagkikrim ka, ayan, parang walang sagabal sa mukha, ganun siya. Napabili ako nito kasi nakita ko sa mga ibang vlogger din na ganito yung ginagamit nila. Sometimes, pag may ginagawa sila, sayo nila ng sagabal na buhok. So, ayun, ito yung ginagawa nila. Kaso, ako kasi, pag nilagay ko dito, masyado namang halatang malaki yung aking noo na para na siyang airport. Kaya minsan na ako gumagamit nito. Pag trip ko na lang. So, dahil quarantine ako ng 15 days, today is my 12th day. So, 3 days na lang, papasok na ako. So, sa 15 days na yan, dito lang ako sa bahay. So, before pumunta kami ng baker, tapos greenhouse, sa branch namin. So, parang araw-araw nakakapagod, araw-araw na labas, may expense. So, napahinga na lang kami dito sa bahay. So, dahil wala akong naisipan ngayon na activities, kaya more on kwento-kwento na lang ako. So, yon dahil nagluto yung aking karoommate, si Ate Pia, pinakita ko na lang sa inyo kung paano siya magluto ng sinigang, paano kami magluto ng sinigang, ganun. So, more on cooking, baking, ganun kami. Kasi wala na kaming maisipang gawin. So, ganun na dito. Puro pagkain, pero hindi naman ako nataba, diba? Good evening, guys! Ayan. So, ngayon, kasi iftar time na, si Ate Pia kumakain na siya ng rice. So, ako naman ito, yung noodles kanina. Yung pasta, ayun. So, kasi may natira kami kahapon, tapos marami yung sauce ni Kuya Neil. So, nilagyan ko siya ng pasta ng mahaba. So, macaroni kasing ginawa niya, ganito. So, dahil marami siyang sauce, siningitan ko nitong noodles, yung pasta. Masarap naman siya. Marami kasing susi, kaya, diba, dinagdag ko. Super yummy. Ayun, sa Ate Pia, kumakain. Ang sarap. Thank you, Kuya Neil. Ay! Madilim na kasi alas dito na dito. Pero hindi naman siya masyadong madilim. Ayan. May araw pa naman siya. Ayan. 7 o'clock p.m. Hindi naman siya madilim, pero ayan. Ganyan.
maliwanag pa naman. Dati alas 7, sobrang dilim. Pero ngayon, ayan, maliwanag pa ng konti. So, after 7:30 yun, madilim na siya dito. Ayan, yung kinakain ni Ate Pia ay yung dates. Kasi ako kumakain ng dates, so, ayan, siya lang magsusot. At saka ito, ang macarons pasta. Macarons pasta. Now, we are done for our dinner and done for paperworks also together with my inay. So, inabangan ko yung pag-uwi niya kasi sasabay kami sa pagkain. So, ngayon tapos na kami. So, ayun. Ito na yung mga paperworks namin. Tapos na po. Kunti na lang yung mga naiwan pa. And that's all for my vlog for today. For today, guys, for the day 12 of quarantine. Thank you so much for watching on my YouTube channel. Please like and subscribe. Bye-bye po. Good night. Do you want to know?